Test 1, 2, 3, mic test. Yo, what's up guys? Sa bagong video at ngayon ay seryosong video muna tayo ngayon. So ngayon sa video na ito, wala muna kalokohan and loko-loko. Yan. So yung video na ito is real talk muna sa ano, sa araw sa video na ito. For this video, real talk muna tayo ngayon. Yun, guys. So yun, papaliwan ko guys, ano, bakit itong nakaraang buwan, bakit na matagal ako walang upload. Yan. So sasabihin ko sa inyo guys, bakit, anong problema, anong nangyari sa akin, bakit matagal rin ako nakabalik sa channel ko, and matagal ako din nakapag-upload ng vlog and others content. Yan. So ito guys, meron ako nakilala. Yan. Isang tao. Yan. So story time muna tayo. So hindi ko re-reveal yung pangalan niya at taga saan siya, hindi ko re-reveal pangalan niya. For privacy lang, guys. So ito, nakilala ko siya dito sa ano, 'yun. At nangkikita naman kami noon, and nakilala ko rin siya sa Facebook noon. And 'yun. Nag-share siya ng ano ng anime na Conan, yun, tapos nakita, tapos nag-comment ako sa ano niya, sa kanyang post, yun. So yun, agad sa ayun na nagka-chat kami noon, and so nangyari yun, nung sumunod na araw naging kaibigan ko siya. So babae siya, babae, yun. So nangyari ayun, nagkita kami, yun. At hindi tumagal, nagkaroon ako gusto sa kanya. Yun. So sa mga di nakakalam, nagkaroon po ako ng girlfriend, guys. Nagkaroon po ako. So sa mga di nakakalam, ngayon ko na sinabi sa inyo, nagkaroon po ako ng GF. Yun. Pero hindi pa dyan natatapos. Nung nakita kami, na-shot talaga ako. Kasi ayun, nagaganda naman ako sa kanya noon, pero pagpasok ko sa school, nakita ko siya. Yun, nakapila siya kasi guys, pagpapasok sa school, nakapila ang mga lahat ng estudyante. Yun. Pero ngayon hindi na kasi sama-sama na lahat, set A pati set B. So laking gulat ko, set A pala siya. Kasi lagi ko siya nakikita doon sa pilahan. Pero isang beses ko siya nakita. Kasi pagpapasok ko guys, lagi ako naka-earphones and yan, nakikinaw ko ng kanta. Yan. So, nangyari, and ayun. Chinat ko siya nung kinakabi, ano, nung pagsapit ng gabi. Chinat ko siya. Yan, yan, nag-usap naman kami. Yan, ganun-ganun, yan. Parang nag-help ako sa tropa ko. Yan. So, di ko re-review kung sino siya. Yan. Pero taga dito din yung tropa ko. Taga dito din. Yan. Alam din ng tropa ko na nagkaroon ako ng gusto sa babae na yun. Yun. Yun, so yun, tinulungan ako. So nangyari, ayun, umamin ako. Yun. Agad sa ayun. Parang magjawa na kami. Joto ko na siya. Yun, ganun. At syempre, naging masaya ako nun kasi nakakasama ko naman siya minsan-minsan. Pero may araw na busy kami and sa pagpasok namin sa school, sabay kami. Yan. Lagi kami kachat nun dati. Pero dumating yung araw na hindi ko na inaasahan na hindi ko magugustuhan. So guys, nangyari ay parang nagkaroon ng problema. Medyo personal to, hindi ko pwede i-share to. Ang i-share ko lang dito yung mga nangyari, bakit ano nangyari sa akin. Bakit ako matagal ako hindi nakapag-upload sa YouTube. Yun lang yung sasabihin ko dito sa video na ito. Nung kasi umabot kami ng isang buwan guys, nung naging kami. Pero marami din nangyari nung sa loob ng isang buwan guys. Yun. Pero nung naging kami nung November last year lang yun guys. Last year. Yun. Yun. Naging masaya ako nun. And araw-araw nangingiti ako. Yun. Nung umaga ng December 7, guys, nag-chat siya sa akin. Kasi sinakto niya isang buwan. Yun.
sinabi niya na kasi parang tinat parang sunod-sunod yung chat niya and umaga siya ng chat, Joyce. Kasi pagkagising ng good morning siya. Ayun, nag-good morning naman ako. 'Yun. So nangyari ano, nag-chat siya ng ano, parang sabi niya na doon sa chat na tigilan na natin. Yung sabi niya and yung iba nakalimutan ko na ayun sinabi niya. So nung sinabi niya, parang yung pakiramdam ko parang nahilo ako nun. Yung pakiramdam ko parang what. So ano nga ang ginawa ko, pumunta ako din sa kwarto na to, dito sa mismo kwarto na to, guys, dito. Yan, dito ako ano bumagsak. Yan, diyan yun ako bumagsak. Yan, diyan yun. Kasi ano, so kasi ano nangyari kasi nahilo ako nun. Yun. Tapos bumalik naman sa normal yung pakiramdam ko. And lubos ako bahay, pumunta ako doon sa classmate ko, malapit doon sa amin. Yun. Sinabi ko sa kanya yung problema, parang wala siyang masabi. Yun. Kasi parang busy din siya noon and hindi niya ako makausap ng maayos. Pero ano, hinarap niya ako, lumabas naman siya. Pero may ginagawa siya noon. And busy siya. Yun. So nangyari, ang ginawa ko, pumunta ko doon sa tropa ko isa. Which is yung kung saan ako katumang ligaw doon sa babae ngayon. So nangyari ano, after ko pumunta doon sa bahay, pumasok ko sa loob nila. Yun, and nag-usap kami dalawa. Sinabi ko sa kanyang problema ko and ayun. Hanggang sa umiyak ako na todo. Kasi nasaktan ako noon kasi ayun na niya. Yan, yung babae nakipag-break sa akin, nakipaghiwalay ganun. So yun, umiyak ako noon, todo, sobrang sakit sa pakiramdam. Ano yung feeling na ano, parang nabigla ka sa nangyari. Yun. Parang sobrang sakit talaga kung iisipin. Babae talaga na nakipaghiwalay sa akin. Tapos nung ano, lumipas nung ilang buwan din. Nag-usap naman kami noon, pero friends na lang yung tingin namin. Yun. Hanggang sa dumating yung December at yung New Year. Lumabas kami nung New Year. Yun, kasama yung kapatid niya, lalaki. Yung kapatid niya kasi lalaki is, which is, kilala ako. Yan. Yung kapatid niya pala, nakilala ko din sa email. Yun, hanggang sa nakita kami nun, nakilala ako. Yun. Nung natapos yun, itong January na, is January 8. So, ito yung gumala kami. Kasi ano eh guys, kaarawan ko yung January 8. Ang ginawa, parang ano, lumabas kami nun, pero may kasama siya, kapatid niya pati yung kapibayan nila. Yan, lumabas kami nun. Dapat Sabado, ginawa niya yung Linggo. Yan. Pumunta kami sa ano, RP River Park dito sa Dasbariñas. Yan. Parang kumbaga promenade this Dasbariñas. Yan, isasabi ko sa inyo. So yun, may picture naman kami nun, pero hindi ko papakita ano yung mukha niya, hindi ko papakita. Kasi medyo ano, privacy lang, respect lang do sa babae na yun. Hindi ko papakita. Nung sumunod na buwan, ito na pinaka matindi ang worst na nangyari sa mga sumunod na buwan, guys. So yun, sa huli, nalaman ko na ano, sinabi niya, kasi nakausap ko din to yung babae na to nung itong nakabuwan lang. Basta nakarana pa, guys. So about sa pag-break namin, na yun yung ano, parang nawalan ako gana sa buhay. Parang nawala din ako gana mag-create ng new video at vlog. Nawala din ako gana sa lahat ng bagay. Pati yung career ko sa pag-vlog, nawala din ako gana nun. Yun. So doon na tayo sa kanina sinabi ko. So nakausap ko siya, guys. Sinabi niya na napilitan daw siya sagutin ako. Yan. Harap-harap si ano, sinabi niya harap-harapan. Nabigla ako sa sinabi niya na ano, napilitan lang ako sagutin ka, sabi niya sa akin. Nung nalaman ko, nabigla ako noon, parang saan sakit niya magsalita, to be honest lang. Hindi biro at sakit. Pero nung simula noon,
parang wala na ako andun, parang nawala ng gana. Yun. So ngayon, single na ako ngayon, muna ko siya jowa-jowa. So yun, dami kong talaga nalalaman na sakit sobra. Isa pa guys, sa mga tao ngayon, ito sabihin ko muna, huwag po tayo manghusga ng kapwa, and masama po tayo manghusga ng kapwa guys. Ito yung mahirap sa mga tao ngayon eh. Like, ang toxic na ng mga tao ngayon eh. Like, ambibilis na rin nila manghusga. Hindi pa nila nakikita yung katotohanan, or hindi pa nila tinatanong ano nangyayari, wala na. Bali, tiwalas na agad. Kumbaga, parang judge na kaagad tayo without knowing any better. Kalow. Okay, gaano sila kababa sa atin. Kumbaga, nasa taas na tayo, pero sila sa baba, sila di sila makaakit kaya hinihila nila tayo bababa. Which is will not gonna happen. Kasi kung kahit ano pang gawin nyo, hindi ako napapa-apekto sa mga to. Kasi I have my own life. I am happy for what I'm doing. And hindi mo mababago yun at hindi nyo mababagsak yun. Call me weak, call me bobo, call me tanga, anything. Bahala na kayo dyan. Wala rin ang pay kasi. Wala naman ang pay kung sabihin nyo ng ganyan. Pag salita, pag sinabihan nyo na ako ng bobo, tanga, etc. O ano na ngayon, ano na mangyayari. Wala, sabi nyo lang, pero ano na, wala no. Nasayin lang kayo ng oras yung mag-type sa akin. Mga wala nagagawa sa buhay, mga wala nararating sa buhay mga yan. Kaya yung mga tao na may nakakarating is naiingit kayo sila, binababa nila para madama yung mga yun. Kasi naayusin nila yung sarili nila, busy pa sila sa ayusin yung ibang tao or i-bash yung ibang tao para maging malakas sa yung sarili nila. Kasi sinabi sa pong utos, huwag po tayong manirampuri at huwag tayong magbintang. Huwag kang magbibinta o manirampuri sa iyong kapwa. So guys, ano po yung maninirampuri? Yung maninirampuri guys, ito yung ibig sabihin. Ang tao, halimbawa ako, sinira ko yung tao na yun. Gagawa ko ano, kwento-kwento para maniwala yung ibang tao. Yun. Siyempre nalaso yung utak, edi yun, maniwala na, parang siniraan mo siya. So guys, mali-mali po yun yung pag magninira tayo ng isang tao, mali-mali po yun. Yun, sasabihin ko sa inyo. Maling-mali po yun. Tsaka yung panghuhusga. Kasi merda taong mga panghusga. Yun. Hindi nila alam na kasira sila ng loob. Nakasira sila ng damdamin ng tao. Hindi nila alam. Pero sa mga ginagawa nila, tuwang-tuwa sila. Siyempre guys, hindi mawala dyan yung mga backstab. Kasi karamihan sa mga tao ngayon, yung backstab ng kapwa. Yun. So mali-mali yung ginagawa nila. So sumasakit lang sa pakiramdam dun pag nalaman mo na binabaksab ka ng mga tao. Yun, lalo na sa school. Yun. Siyempre, wala silang pakialam kung anong gagawin nila. Yun. At siyempre, di mawala dyan yung pag-bash. And yung content ko sinasabihan cringe. At saka bakit mo sinasabihan yung cringe yung content ko? Eh wala naman baduy sa content ko. Oh. Puro vlog na nga yung content ko, tapos sasabi mo cringe. Anong cringe doon? Wala namang cringe. Hindi naman cringe yung content ko eh. Oh, ano? Yan mahirap eh. Yan mahirap sa mga tao eh. Mga bash pa eh, hindi naman alam yung ginagawa nila. Basta-basta nagsasabi. Yan mahirap eh. Umalis ka dito. Yan, yung masasabi ko. Kung sino naman yung nagsasabi niya sa akin. Siyempre, ano pa kailan mo kung ano, kung ganyan ka, kung ano ang sinasabi mo sa content ko. Sasabi mo yung cringe yung content ko? Anong cringe sa content ko? Baka, kasi mga ganyan tao guys, walang masabi yan. Kaya, nagbabash. Kaya, nagsasabi sa ng cringe na content ko. Kung sino sa akin ang sasabi ng cringe yung content ko, inayupa ka. Ha? Inayupa ka. Anong sasabi sa'yo? Inayupa ka. Mas bobo ka, tanga-tanga ka. Legit. JJ mo po pa eh, umang ganyan ka. Ha? Sinasabi mo content ko na ang cringe. Ha? Ikaw na yung cringe kasi tanga-tanga ka, bobo ka pa. Tsaka sa mga ibang tao, maging maingat kayo. Kasi pwede may time na laso na yung utak nyo na hindi nyo alam. At sa mga, halimbawa may magjowa, tapos mga kaibigan niya parang tutol, ganun. Pwede din lasunin.
ang payo, pwede niyan haluan ng lason. Kumbaga parang yung kaibigan ng jowa mo, ayaw sa lalaki na yun. Parang may yung payo na may halong tutol at lason. So guys, magandang gabi sa inyo. So may nabasa ako dito. Sabi dito, bago mo husgan, tingnan mo muna kung naging mabuti ba sila sa inyo o masama. So may punto yung sinabi dito. Tama naman yun. Ako naman ay nakaranas din ako nyan. So, kukwento ko sa inyo ngayon. So, ito kasi, past month lang kasi guys. Parang may narinig din ako na tungkol sa akin na parang sinisiraan ako. O masakit din yun kasi dami ko nalalaman. Parang minsan parang pinagkakamalan ako, parang wala, parang something, parang loko-loko, parang ano, may sapak sa ulo. Bakit, ba't kayo ganun? Ba't kayo ganun sa tao? Hindi nyo kilala yung tao, tapos ginaganun nyo? Yung ginagawa nyo, masama po yan, masama po. Oo, hindi ako galit ngayon, nagsasabi ako totoo. Masama yung ginagawa nyo. Masama yung naninira kayo ng kapwa nyo, masama po yan. Kasi guys, parang sabang sobrang-sobra na parang gusto nila paniwalain yung ibang tao para so parang sa pakiramdam nila, parang tuwan-tuwa sila. Tuwan-tuwa. Oo, seryoso. Tuwan-tuwa sila. So sa mga gumagawa niyan, kayo ay nanghuhusga. Tapos kung ano sinasabi nyo sa ibang tao, ganun, karma datating sa mga ganyang tao. Yes, karma yan, karma. Intayin nyo lang. At saka yung sinabi ko kanina, yung coin na nangyari sa pagka-break, nawala din ako gano'n nun. So, pero ngayon okay na ako ngayon. Yan, parang happy ko ngayon, parang hilom na yung puso ko. Hilom na. Parang yung dating ako, bumalik na rin. Yung kasi, yung kung saan ako masaya, kung saan ako masaya na bagay, ayun, okay na ako ngayon. Ang hilom na yung puso ko. Siyempre, masaya na rin ako sa sarili ko na pag-move on na ako sa nangyari. Minsan may time na sa mga nalalaman ko, guys, sa mga nanghusga sa akin na mga tao, minsan naawa din sa sarili ko. Yes, oo. Naawa din ako sa sarili ko. Kasi hindi rin biro na ginagawa nila. Hindi rin biro. Kasi nakakasakit sila ng damdamin. Hanggang ngayon naman, meron pa rin pinaparinggan ako sa ano, school, paparinggan, ganun. Pero wala na sa akin 'yan. Pero lilipas din naman yung sakit at galit. Lilipas din 'yan. Hindi 'yan habang buhay. Kaya sa mga taong mapanghusga diyan, hindi niyo alam ang karma dadating sa inyo. Kung anong sasabihin niyo sa tao na 'yon, ang karma, hindi ka tatantanan niyan. Darating nang darating ang karma sa inyo. So, yun lang naman ang video sa araw na ito. Sana na-enjoy nyo. So, kung meron kayo napulot na aral or na-inspire kayo sa video na ito, paki-like ang video na ito and i-share nyo. Baka nakarelate kayo, ganun. So, yung sinabi ko kanina guys, parang ano, nangyari sa akin yun. Kasi ayun, nalaman ko talaga. Siyempre, hindi talaga mawala dyan. May fans ako and susuportahan ako. Pero may isang babae na sumusuporta sa akin todong-todo. At araw-araw siya nag-react sa mga post ko sa page ko. Yan. So maraming salamat sa iyo. Kung kilala ko siya pero hindi ko masasabing pangalan kung sino siya. So yun, nakita na kami nito dati sa enrollment. Yun, nakita na kami. Eh, gusto ko talaga makipagkita sa kanya pero sa ngayon busy siya. Kaya ngayon hindi kami nag-chat eh.
gusto talaga makipagkita. Kasi parang feeling ko parang gusto din makipagkita din sa akin. So, yun. So, ako nga pala si SBH, nagpapaalam sa inyo. So, yun na naman for today's video. And huwag natin magkalimutan mag-subscribe, like, and share, and comment. Yun na naman. Paalam.